Okay, so again, good morning. We will discuss psychological perspective of the self, and this is my major. So hopefully, hindi ako masyadong mag-bubble, no? I will try to contain myself kapag nag-nerd out ako. Kasi hindi maganda yun. Dahil di naman kayo psychology major, so it's not efficient, no, to be overly detailed with my discussion. But regardless, the learning outcomes of this topic is define and describe the different concepts of the self, differentiate the various concepts of the self, and identify the interrelationships and explain how the concept of self influence behavior. Apply concepts of self in one's life to develop self-awareness and self-understanding. So this topic present the psychological theories that influence the way people understand the self and the growth processes for a growth process to live life to the full. Psychology, kasi, if you will define psychology, it's the study of human thoughts and behaviors. And our thoughts and our behaviors, as mentioned nga dun sa philosophical perspective, can be a large part or a big, very big part of ourselves, di ba? Yung mga thinking natin, paano tayo mag-isip, tsaka yung mga ginagawa natin. It really defines who we are, okay? So understanding the self is the highest when the different parts of the self becomes integrative. And an important aspect of understanding the self is self-awareness. So self-awareness is the fact that you are aware that you have a self. Okay, this is unique for human beings, I guess. Although wala tayo kasing way to determine if other animals have self-awareness, no? Dati tinry nila sa mirror test, kung alam niyo yung mirror test. Parang pabikitan ng mirror, tapos kapag yung tao or yung animal na-recognize na niya na siya yung nandun sa mirror, then we can assume na meron siyang self-awareness, pero hindi siya 100%. So, as of now, 100% sure pa lang tayo that humans are the only animals that have self-awareness. Okay? So una nating psychologist na pag-uusapan is si William James, no, and his concept of self, the me self and the I self. So the self is divided into two categories, the I self and me self. Yung I self, this is the self that know who he or she is. So I self is the thinking self. This reflects the soul of a person or what is now thought as the mind and is called the pure ego. So si I self, ito yung parang self-aware. Ito yung alam niya kung sino siya. Okay? Parang ito yung internal. Yung parang, di ba, meron tayong self na tayo lang yung nakakalam. Yung nasa isip lang natin siya. And then meron din tayong me self. Yung me self, this is the empirical self. This is the external self. No, pag sinabi kasi empirical, parang experiential na objective self, kumbaga. It refers to describing the person's, ang weird ng syntax. It refers to the person's personal experience and further divided into subcategories: material self, social self, and spiritual self. So si me self, siya yung self na nasa labas. Siya yung pinapakita natin sa ibang tao. Siya yung nakikita natin. Okay? Yung literal na nakikita natin. Kapag tumingin tayo sa salamin, ang nakikita natin is yung self natin, yung material self natin. Yung body natin, yung clothes natin, yung belongings natin, di ba? Yan, yung mga belongings ko. And so that is the part of me self, so the objective self. And the social self naman refers to whom or how a person acts on social situation. Kasi meron tayong isang self naman na parang siya yung in charge kapag may social interactions. Diba? Iba yung usually yung personality natin pag mag-isa lang tayo tsaka pag meron tayong kasama. Kasi kunyari, pag mag-isa lang tayo, kumakain tayo sa McDo, napakamahinhin, di ba? Hindi tayo nagkakamay. Talagang kubiertos yung ginagamit natin, di ba? Kutsara tsaka tinidor. Pero pag kasama natin yung mga kaibigan, ganun, di ba? Kasi okay lang, dahil may kaibigan naman tayo, di ba? Kasama natin sila. So, you're not really that concerned with other people kung paano nila i-view yung ikaw. So, may social self tayo. And the spiritual self naman refers to the most intimate and important part of the self. That includes a person's purpose, motives, emotions, values, conscience, and moral behavior. For the majority, the spiritual self involves religion. No, kasi religion gives purpose, motives, no,
emotion, values, conscience, and moral behavior. But of course, as I've mentioned, may mga tao din naman na walang religion but still are spiritual. No? Yun yung mga tinatawag nilang mga religious but spiritual. Although yung mga ibang tao hindi sila makapaniwala na that is possible. Parang isip ng iba, hindi ka spiritual kung hindi ka naniniwala sa isang relihiyon, which is false. Okay? What if wala pang religion na nagawa para sa mga paniniwala mo? Diba? Yung mga ganun. O kaya naman, hindi mo lang alam na yun pala yung name ng pinaniniwalaan mo, ng religion na pinaniniwalaan mo. So, it is very unfair to judge a person kung wala siyang religion tapos sasabihin masama siyang tao. Hindi naman matik yun. The same way na hindi mo naman kailangan ng nanonood sa'yo para sundan yung mga rules na nakaset, na sinet ng society, di ba? So, kung naman susunod ka lang sa sinasabi ng iba, tapos pag feeling mo wala lang nanonood sa'yo, tapos gagawin mo yung masamang bagay, di ba parang mas masama yata yun? So, hindi kailangan ng taong nanonood. Para, kumbaga, hindi ka kailangan bantayan ng ibang tao para maging mabuting tao. Okay? So, kung nagiging mabuting tao ka lang kasi feeling mo may nanonood sa'yo, parang ang weird, di ba? But anyway, so that is the spiritual self. It includes ito yung parang ano natin, existential self natin. Kung ano yung purpose natin, ano yung motives natin, saan ba tayo, ano yung mga priorities natin sa buhay, yung konsensya natin, tsaka ano ba yung tama sa mali, yung paniniwala natin kung ano yung tama or mali. Okay? So, James believed that the path to understanding the spiritual self is through introspection. Okay? So, yun yung kay William James. Very simple lang siya. May I-self, which is yung ego, the thinking self. I think this is the self-aware. Ito yung aware na nag-i-exist tayo. And then, yung me-self naman is yung manifestation ng I-self natin sa real world. Okay? Kung paano tayo manamit, paano tayo makibagay sa ibang tao, makipag-usap sa ibang tao, and of course, paano tayo makitungo sa mga higher purpose o mga higher goals or sa spiritual sense natin. Okay? So, yun lang. Simple lang yung kay William James. Do you have any questions sa kanya about sa perception niya sa self? Wala naman po. Okay. So, next is yung kay Carl Rogers. No? Si Carl Rogers, isa siya sa mga influential na psychologist, especially sa counseling, no? Yung mga guidance and counseling majors, siya yung parang pinaka figurehead nila. Okay? So yung mga clinical psychologists ang figurehead si Freud, although baka ako lang. Sa mga guidance and counseling si Carl Rogers, humanistic perspective. So another aspect of self-understanding is self-concept. So self-concept refers to the image of oneself. So sabi ni Carl Rogers, meron tayong mga kanya-kanyang self-concept. So meron tayong image sa isip natin kung sino ba tayo. Hindi yung physical appearance lang, ha? Yung kung baga, sino tayo as a tao. Okay? Iba-iba tayo niyan. So iba yung sa akin, iba yung sa inyo. So hindi ko naman ano na, yung self-concept ko ganito, so baka yung sa inyo ganito din. Hindi siya ganun. For example, ang self-concept ko is a person who loves learning, who loves teaching, and who loves building model kits. That's my image of oneself, di ba? Sa inyo, iba-iba yung image nyo sa sarili ninyo. And psychologist Carl Rogers defined the self as a flexible and changing perception of personal identity. And that self-concept changes every time, no? Bakit siya nag-change? Siyempre, maraming experience, external experiences na nangyayari. Like for example, ang self-concept ko, kunyari self-concept ko sa sarili ko is matalino ko, no? Tapos bigla akong bumagsak sa isang test. Ano mangyayari sa self-concept ko? Palagay niyo, for sure, may magbabago, di ba? And yung pagbabago na yun, depende. It's either tatanggapin ko na hindi naman pala ako ganong katalino or sisisihin ko yung test. Ay, yung test kasi na binigay, hindi maganda. Ay, wala kasi sa mga reviewer ko or wala kasi, hindi kasi diniscuss yung mga nasa test. Di ba? Para maging consistent pa rin si self-concept. Pero it changes somehow. Okay? So, may flexible siya. O kaya naman, let's say for example, ang self-concept ko is di naman ako magaling sa math. Di ako magaling sa math, yun yung self-concept ko. Pero nung college or nung nag-masters ako, parang na-enjoy ko bigla yung math. Parang tapos, parang tumaas yung grade ko bigla sa statistics. Ano mangyayari sa self-concept ko? Magbabago din siya. Okay? So yung self-concept natin, nagbabago yan depende sa mga experiences na
nakukuha natin as we grow old. Okay? So kayo, may kayo mga kanya-kanyang self-concept ninyo, and I think ilang beses na nagbago yung mga self-concept nyo for better or for worse. So the self develops from interaction with significant people and self-awareness. So again, significant people din. For example, may isang tao kang very important sa'yo tapos pinahahalagaan mo yung opinion niya tapos meron siyang sinabing masama sa'yo. Anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa self mo? Diba masakit? Kasi parang meron kang certain self-concept or view tapos biglang nasira. And tayong mga tao, ayaw natin yung ganun. Ayaw natin nasisira yung worldview natin. So parang meron din siyang effect. Diba? So according to Rogers, human beings are always striving for self-fulfillment or self-actualization. So yung self-concept na yan, yung pagbabago-bago niyan, ang goal niyan is maging siyang fulfilled. Gusto niya maging siyang actualized. Yung ibig sabihin kasi ng self-actualization is, in layman's term, maging successful as a person. Not successful sa business, sa studies. Na, hindi lang naman yun. Yung parang as a person, isa kang productive member of society. At the same time, you are fulfilled as a person na ginagawa mo yung role mo sa society. Kasi di ba, pwede mong gawin yung role mo sa society pero hindi ka masaya. O kaya naman, gawin mo yung gusto mo pero hindi, wala kang ambag sa society. Di ba, may ganun. So yung self-actualization is both. You please the society, you give service to society, and also you bring satisfaction to yourself. Okay? So yung self daw natin, yung self-concept natin is aiming towards that. Yung mga changes na nangyayari sa atin, towards that. And kapag hindi natin nakukuha yung self-actualization natin, yung best version of ourselves, eh parang nadi-disappoint tayo, medyo nasasaktan tayo. No? And what we do next is to actually adjust our ways and then parang mapunta tayo dun sa self-actualization. Kasi Carl Rogers believed that men or people, no, men and women, are capable of being capable of self-actualization. They are capable of being successful. Okay? So yun yung foundation ni Carl Rogers. So when the needs of the self are denied, severe anxiety may result. So kunyari yung self-concept mo nga, eh parang may self-concept ka na ganito ka nga, matalino ka. So may need ka na ma-validate yung katalinuhan mo. So paano yun? Kailangan mag-review, kailangan mag-pasa yung mga test. And then kapag na-deny yun, no, hindi ka na pumasa ng test, magkakaroon ka ng anxiety. No, yung parang, uy, totoo ba na ganito? Sure ba ako na matalino talaga ako? Or ano ba, anong mangyayari niyan susunod? Kasi parang akala ko ganito ko pero hindi pala. Diba? So central to self-actualization is the development of self-concept. So Rogers suggests that there are two components of self-concept, the real self and the ideal self. So real self consists of of all the ideas, including the awareness of what I am and what I can do. Ideal self naman is the person's conception of what one should be or wanted to be that includes one's goals and ambition in life. So the closer or congruent the ideal self to real self, the more fulfilled and happy the individual becomes. So the farther the ideal self is to the real self, leads to unhappy and dissatisfied self. So basically, yung sinasabi ni Rogers is meron nga tayong self-concept. Yung self-concept na to, meron siyang dalawang part. Meron siyang dalawang component, which is yung real self and ideal self. Yung idealized self. So yung real self, ito yung totoong ikaw. No, ito yung parang capabilities mo as a person, no? Ito yung totoong values mo as a person, ito yung totoong personality mo as a person. And then meron din tayong idealized self. Ito yung version ng sarili mo na gusto mong maging. Okay? Like for example, gusto mong maging successful sa field or gusto mong maging yun nga, gusto mong maging great or maging matalino, no? Maging mabuting tao as a person. Tapos, yung real self mo naman is nandito ka. No? Hindi naman necessarily matalino, hindi naman necessarily mabubo ka or something. Pero may real self ka. Ito yung capacity mo. Ito yung intelligence mo. Ito yung personality mo. No? Medyo may pagka-impulsive ka pa din. No? Okay, sige, simplihan na lang natin sa isang factor na lang or isang dimension na lang natin sa tao. Let's say, for example, ang idealized version ng self mo is hindi ka na maging impulsive. No? Yung parang gusto mo mapigil, yung ikaw yung taong may control sa pagbili mo ng mga items sa Shopee. Yun yung idealized self-concept mo. Yung gusto mong maging konsepto mo sa sarili mo, isa akong taong malakas ang control sa sarili. Hindi ko nabibili yung merch. Tapos yung real self mo,
Yan. So let's say for example, yung real self mo is kagising mo, titignan mo yung Shopee, window shopping, sasabihin mo, tapos bigla, na-add to cart, tapos bigla, nag-COD na. So yung real self mo, in that case, paano siya? Congruent ba siya sa real, sa idealized self mo? Sa palagay nyo, nasa ang ano siya? Nasa ang Venn diagram siya? May kausap pa ba? Palagay nyo, saan sila? Saan ka nun? Saan yung taong dinidescribe natin? Ang idealized self niya, ang gusto niya maging siya is yung maging in control siya sa mga purchases niya. Tapos yung real self niya or yung ginagawa niya, yung capacity niya is most of the time, twice a week, meron siyang ina-add to cart tapos meron siyang chine-check out once a week. Europe. Anong saan siya? Yun yung real self niya. Anong Venn diagram kaya siya? Normal siya? Neurotic? Neurotic. Okay. So that neurotic. Is neurotic. Okay? Neurotic siya. Bakit siya neurotic? Kasi medyo malayo si real self sa ideal self. Okay? Now, let's say, for example, ang idealized self mo nga is yun nga, very, ano na, mataas yung control mo sa purchases mo. Tapos yung real self mo, no, siguro sa isang buwan, mag-add to cart ka, tapos sa isang buwan, siguro isa lang yung i-check out mo. No? Ano yung Venn diagram mo? Obviously, yung normal. Okay? As you can see, hindi naman dapat maging 1:1 si real self and idealized self. Kasi kung magiging 1:1 yan, ikaw nang perfect. Pero as we all know, perfectionism or being perfect is not. It's impossible, no? Kasi yung perfect, there's no such thing as a perfect thing. Okay? Even yung mga sinasabi lang perfect, yung perfect or mga pure, no? For example, perfect na gold, walang perfect na gold. Lahat ng gold merong halo, no? And at the same time, yung mga tao, hindi tayo perfect na tao, no? We have the capacity to become evil and we have the capacity to become good. So yung real self and the idealized self natin, they are not really 1:1, but at least man lang malapit sila sa isa't isa. So that, one thing kasi kapag nasa idealized self ka na, kumbaga kung parehas ng idealized self mo tsaka real self mo, wala nang progress. Saan ka pa magpa-progress? Diba? Kunyari, perfect ka na, may mataas yung self-control mo kasi talagang hindi ka nagpa-purchase. Parang walang dynamic kasi kung di ka magpa-purchase, parang boring naman ang buhay mo, di ba? So, hindi siya ganun kagano. Kumbaga, una sa lahat, imposibleng mangyari yon. Pangalawa, kung mangyaman mangyayari yon, parang boring. Okay? So, mas maganda na congruence lang. Hindi sila 1:1. Yung real self and idealized self mo. So, yung self-concept mo, alam yung kung sino ka sa palagay mo, or kung sino ka sa totoo, tsaka yung sino kang gusto mo, medyo parehas sila. Paano ba yung masana dito? Yung totoong ikaw, almost the same sa ikaw na gusto mong maging. Pag ganun yung self-concept mo, then normal ka. Hindi ka magiging anxious sa mga ginagawa mo. Okay? So, ayun. May ganun, sir, pag di pinayagan ng sariling wallet. Yung parang hindi na, kung di mo na choice, no? Parang yung wallet mo na yung mismo nagsabi na, wala kang pambili, girl. So, pero alam, pwede din yung ganun, no? Yung iba, ginagawa nila, ganun eh. Parang, one way to control themselves is to actually remove the capacity to actually do the thing, no? For example, yun nga sa buying. For example, may cash ka tapos pupunta ka sa mall, parang hindi ka masyadong bumili ng marami sa mall, hindi ka magdadala ng maraming pera, di ba? Tama nga naman kasi kung wala kang pera, wala kang gagastusin. Kasi magiging problema yan pag may card ka na. Debit man yan or credit. So, ayun. Nag-gets ba yung self-concept ni Carl Rogers? Yes po. Okay. So, ang goal natin, no, ang goal dito is yung maging congruent si real self and idealized self. Kasi pag hindi sila naging congruent, dun magpo-produce ng anxiety. Kapag hindi mo nagagawa yung gusto mong maging, parang ang hirap, no? Parang na-anxious ka na parang anong sasabihin ng iba, anong sasabihin ng sarili mo, na hindi mo makuha yung gusto mong maging. Okay? So,
Ayun. So there are so many ways on how to adjust. No, it's either adjusting idealized self mo or adjusting real self mo, or you can adjust both. No, imbis na maging perfectionist ka sa idealized self mo, parang pwede na yung ganito. So yung real self mo, hindi na masyadong mag-double time para maging congruent sila sa isa't isa. No? Kasi kung masyado mong tataasan ang standards mo as a person, no, in everything naman, kung masyadong mataas ang standards natin, we will be disappointed. Okay? Mati-disappoint lang tayo. Kaya lower your expectations, lalo na sa mundo. Huwag natin masyadong hingan ng maraming bagay yung mundo kasi hindi yan ibibigay sa inyo ng mundo. Kung napanood niyo na si ano si Spider-Man No Way Home, yun, magandang film yun, towards learning about what you want to do in this world and what the world can only give you. Okay? Sige. Next is yung multiple versus unified self. Self-understanding in adolescence also includes conceptualizing the self as multiple or unified, true or false. The construction of multiple selves varies across different roles and relationships, and coping with different selves constitute a formidable task among adolescents. So these challenges contribute heavily to the young person's struggle for a unified self. So another theory na pinopropose ni, sino kasi nagpropose nito? Winnicott, no? Is that meron tayong mga multiple versions ng sarili natin. Meron tayong self sa mga meron tayong mga dine-develop na self for different roles in relationship. Meron kang self as a student, meron kang self as a friend, meron kang self as a jowa, meron kang self as an anak, meron kang self as sabihin natin kung working student ka, as a worker, as an employee, and so on. Diba? Iba-iba yung ugali natin per role na meron tayo. Diba? And we develop these selves because we want to cope. Kasi nga naman, kung di ka maggagawa ng ibang version ng sarili mo, kunyari sa social roles, no? Medyo hindi maganda. Kasi for example, in my case, I'm not really a sociable person. Pero I created or I developed a version of myself that is capable of social interaction. So yun yung nilalabas ko kapag iba yung mga kasama ko. Pwede akong maging madaldal pag ganun yung case. Pero kapag kasama ko yung mga legit kong kaibigan, yung mga high school friends ko, pwede kong i-retract yung identity na yun kasi hindi naman talaga ako yun. Parang ibang version ko yun. Tapos hindi ako magsasalta. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi nila. Occasionally sumasagot sa mga tanong nila. And naiintindihan naman nila ako. So wala nang problema yun. I think meron din kayong mga ganong mga experiences na iba yung pinapakita niya sa ibang tao. Depende kung sino yung kasama ninyo. Diba? Kasi nga, we have to cope. No, we have to cope with that, those kinds of interaction. Kasi kung di natin gagawin yun, baka ma-ostracize tayo. As mentioned nga dun sa anthropological perspective, pag hindi ka sumunod sa kung ano yung norms, kung ano yung kultura ng isang lugar, mape-penalize ka. May penalty. So parang hindi ka ma-penalty, gagawa ka ng ibang version ng sarili mo. Okay? So hindi naman to same ng multiple personality disorders or dissociative identity disorders. Ibang liga na 'yon. Itong mga normal part pa, normal realm pa yung pinag-uusapan natin. Okay? So and because of this, no, because we split ourselves in multiple versions, there's a challenge for especially young people na i-unify yung mga sarili nila. Sino ba talaga sila? Sila ba yung taong pinapakita nila sa ibang tao or sila ba sila yung taong alam nila na sila? 'Di ba? May part tayo na yung identity natin is yung nalilito tayo. Sino ba talaga ako? Ako ba yung taong pinapakita ko sa ibang tao or ako ba yung taong alam ko na ako 'yun? 'Di ba? Medyo may struggle yung mga ibang mga bata dito. Actually, kahit matatanda na, meron din, di ba? So, Winnicott suggests that the self is composed of the true self and the false self. So, the function of false self is to hide and protect the true self. So, people tend to display a false self to impress others, di ba? And mukha siyang negative, no, pag babasay mo, people tend to display the false self. Parang negative pag false, di ba? Pero it's not necessarily negative kasi sometimes we need that, no? We need to put up a front. Kasi not all people will understand the true self. Okay? Yun nga sa akin, sa case ko, very very masungit ako yung totoong ako na masungit akong magsalta, masungit akong
makitungo, no? Pero inano ko yun dahil aware ako na may ganun akong tendency, no? Na yung mga ibang tao na o-offend sa akin kapag nagsasalta ako. So what I did was to put up a front, no? Not because I want to fool them. Ayoko, hindi naman dahil gusto kong lokohin sila, kundi dahil gusto ko hindi sila maging awkward sa akin. Kasi yung pagiging masungit ko, hindi naman personal yun. Hindi naman ako nagsusungit dahil ayoko sa tao. Masungit lang ako kung tinitignan kasi ganito talaga ako. Sabi nga na may resting bitch face daw ako. So, ang ginagawa ko para hindi masyadong ma-intimidate yung ibang tao sa akin. Kasi yun lagi yung sinasabi sa akin since I was high school, na nakaka-intimidate daw ako, nakakatakot daw ako. So I tried my best, no, during my college to develop a false self na very approachable yung facade, no? So that maging comfortable yung ibang tao sa akin. Not because I want to fool them. It's just ganun lang talaga kasi yung true self ko. So pagpasensya niyo na, ito na lang yung ano niyo, tignan niyo, parang ganun. Okay? Pero yun nga, my full self is just a facade, no? Pag naging comfortable na ako sa mga tao, I can remove that and pag feeling ko naintindihan na nila ako. Yung mga kaibigan ko nga nung high school, ganun sila. Kilala nila. Nakita nila yung ano ko, yung masungit face ko. So gets nila ako. So that self can change depending on situation. But it becomes a problem, no? Nagiging problem tong true self and false self kapag yung false self mo is nilalagay natin siya to fool other people, no? To fool them, to get something from them, or just to impress them, no? For example, sa social media, no? Maraming tao ang nagpo-put up ng false self sa social media. Pinapakita nila na masaya sila, pinapakita nila na parang yung mga nangyari sa buhay nila is maganda, pinapakita nila na nagbabakasyon-bakasyon lang sila, and so on. Kasi marami silang pera, ini-imply nila na marami silang pera and so on. Pero in reality, utang lang lahat or di naman talaga ganun yung nangyari, di naman sila masaya, gusto lang napakita masaya sila, di ba? So ang nangyayari dun is parang tinatago na lang yung true self kasi nga hindi nila tanggap kung sino yung true self nila. Okay? So ang nangyayari, merong division. Parang actually, hindi, wala ng division yung false self tsaka true self. Dahil wala ng division yung true self tsaka false self, parang cloudy na. Yung parang hindi na clear kung sino ba yung true, kung sino ba yung false. Pero kung alam mo kung sino yung true, kung sino yung false, meron kang hiwa, no? Eh, kahit pa paano, alam mo, di ba? Alam natin na hindi yun yung ikaw. So, ginagawa mo lang yun para sa ibang tao, para hindi sila masyadong ma-awkward and say or something. Diba? So, in this way, mas mayu-unify natin. Kumbaga, alam natin na this is just a version of myself to make other people comfortable. But this is my true self. No? Side lang siya. So, mayu-unify natin siya in a way na parang puzzle piece siya. No? May true self ka, tapos naka-attach lang yung false self mo. Part, self ba din siya, pero hindi siya yung pure na true na ikaw. It's just a part of you that wants to be able to interact with other people and the society. Okay? Kayo ba? Alam nyo ba yung true self nyo at false self ninyo? Yes po. Yun. Mas maganda na ganun. No? Kasi pag hindi nag-blur na yung lines between them, yan, medyo mahirap nang i-resolve. Okay? So next is si Albert Bandura. So, the self is as proactive and agentic. Ano ibig sabihin ng proactive? Proactive means hindi sila reactive. Ano ba ibig sabihin ng reactive? Ibig sabihin ng reactive, kapag may nangyari sa external world, mag-react ka. For example, bumagsak ka. So, anong gagawin mo? Mag-shift ka ng course. Diba? Pag proactive, baligtad, ikaw ang mag-i-influence sa external world mo. No? Oh, so ito yung pipiliin kong course. Dahil ito yung pipiliin kong course, kailangan gawin ko to para pumasa ako doon sa course na yan. So that is proactive and agentic. So agentic, you have the ability to decide on your own. Okay, may agent ka. So yung mayroon kang agency as a person, you can choose whatever you want that is best for you. So si Albert Bandura, sinuggest niya that humans have the ability to act and make things happen. Hindi lang tayo nag-react sa environment natin. Meron din tayong capability para mag-act upon sa environment natin. So in his theory of the self,
people are viewed as proactive agents of experience. We are capable of changing our lives. We are capable of changing other people's lives. We are capable of changing our environment. Okay? Hindi tayo produkto ng environment natin. Yun yung sinasabi ni Albert Bandura. Actually, we can be the person who can change our environment. But of course, it worked both ways. No? Both ways naman yan. Environment can still influence us, but at the same time, we can actually influence our environment. Okay? So agency embodies endowments, belief systems, self-regulatory capabilities, and structures and functions through which personal influence is exercised rather than residing as a distinct entity. So, ang daming words, no? Ang words na walang definition. For example, belief systems. So, yung mga belief system natin, ano yung agency kasi yun nga, yung we have the capability to decide on what is the best for us. Okay? So, yung decision natin to, kumbaga, the way we can decide what is best for ourselves is of course through our belief system. Kung may belief ka na yung education will make you more successful or high yung magiging chance mo to become successful kapag meron kang education, then yung mga decision na gagawin mo is towards education. Self-regulatory capabilities, ito yung parang meron kang goal, no? For example, goal mo nga is makatapos ng pag-aaral, and para makuha mo yung goal na yun, kailangan mo magplano. After mo magplano, i-execute mo yung plano. Tapos kapag feeling mo yung plano mo is parang hindi, yung execution mo is parang hindi sumusunod sa plano or parang hindi naging effective para makuha yung goal mo. Let's say for example, ang plano mo is mag-aral ng mabuti, no? Kaso nag-aaral ka naman ng mabuti, pero hindi siya naging effective. So, iibahin mo yung style ng pag-aaral mo. Diba? Para makuha mo yung goal mo na makatapos sa education. So, that is self-regulation. Controlling yourself so that you can achieve your goal. So, that is self-regulatory capabilities. And structures and function through which a personal influence is exercised. So, rather than residing as a distinct entity. So, dahil meron tayong capability to decide on our own. Meron tayong capability to plan and act on our plan and adjust our plan accordingly to achieve that goal. Then, hindi tayo produkto ng environment natin. Tayo yung gumagawa ng waves, kumbaga. No? Imbis na yung teacher mo yung magde-decide para sa'yo, you can actually influence the decision of your teacher. Okay? Via multiple ways. Pero mas maganda, may influence mo yung decision ng teacher mo via being a good student. Okay? So that is agency. So the main agentic features of human agency are intentionality, forethought, self-reactiveness, and self-reflectiveness. So, intentionality refers to acts done intentionally. Tayong mga tao, lagi tayong may intention. Whether we accept it or not, we all have our intentions. Whether it's good or bad, I don't think I'm the one to judge kung good ba or bad yung intentions mo. But we have the intention. Let's say, for example, nga, sa studying, no, in becoming successful, we have the intention to finish our education. And that intention is gusto natin maging successful as a person, no? Hindi naman nating intention na maging mapagmalaki sa mga kamag-anak or something. Intention natin na maging successful as a person, maging independent as a person. And then forethought enables the person to anticipate the likely consequence of our prospective action. So, intention mo na makatapos ng pag-aaral. So, meron din tayong forethought na kung saan nagsasabi na yung mga actions na gagawin natin yan, alam natin yung magiging consequence. Pag nag-aral ka ng mabuti, ano magiging consequence? Most likely. Ano magiging consequence kapag nag-aral ka mabuti? Mabagsak ka ba? Makapagtapos. Taas yung grade, medyo makakapagtapos. Gusto ko yung word na yun, medyo makakapagtapos. Parang partial lang. Makakapagtapos, di ba? Ngayon, pag di ka nag-aaral na mabuti, anong mangyayari? Most likely, babagsak. Di ba? Alam natin yan. Okay? Ang ano ko dito, maliban pa sa education, yung mga tao may forethought tayo, may intentionality tayo, di ba? Sa mga... Yung, di ba may mga trends sa mga nabubuntis, sasabihin lang, ay, aksidente lang po ang nangyari. Hindi ako naniniwala.
Pag kunyari na nabuntis sa isang babae, mga teenage pregnancy or something, no? Tapos yung excuse nila, aksidente lang po lahat ng nangyari. Following Bandura, hindi totoo yun. Ano yun? Nabangga siya ng dumaragas ang kumis. Parang di yata ano yun. Kasi, first of all, may intention yan. No? May intention kung bakit nagstay ka late sa isang inuman. No? May forethought. Alam mo kung ano yung mangyayari kung nagstay ka doon. Sige, kahit wala nang inuman, nagstay kayo ng jowa mo or ng kusina mo na kasama mo doon sa isang lugar na kayo lang. Alam mo yung mangyayari kung ganun. Diba? May forethought, may intention. So, hindi aksidente yun. Kasi, we are agentic humans. Meron tayong agency. We can choose. And, hindi totoo yung sinasabi lang wala tayong choice. Meron tayong choice. And, kapag sinabi mong wala kang choice, choice mo na wala kang choice. Kasi nga, dito, meron tayong intentionality and meron tayong forethought. Kung ganun yung mentality natin sa self natin that wala tayong magagawa, parang nililimit natin sarili natin. Kasi tama nga naman si Bandura, we have the capability to to influence our environment. And hindi lang tayo nag-react doon. We have the intention, we can intend to be successful, so hindi tayo magiging bulakbol. Mayroon tayong intention na hindi mabuntes or makabuntes. So, hindi tayo pupunta sa mga lugar na walang ibang kasama. May forethought tayo na kapag nag-aral tayo mabuti, maganda yung magiging grade natin. Most likely mag-graduate tayo. May forethought tayo na kapag ganito yung ginawa mo, may mga consequence na mabibigat. Kapag nakipag-sex ka ng unprotected sex, mas mataas yung chance na mabuntis or makabuntis ka. Diba? So, hindi accidental lahat. So, natatawa lang ako minsan pag ganun yung nagiging excuse na may ibang tao. No? Although, of course, meron din naman talaga mga situations na kung saan wala tayong control. Like, for example, yung mga special situations. For example, biglang nang may nang hold up sa ano mo, sa'yo. Diba? Aksidente yun. Literal aksidente yun or something like that. Pero most of our decisions in life, yung mga life decisions na ginagawa natin, ano sila? Pinag-iisipan sila. No? And kapag pag sinabi mong hindi mo naman sinasadya yung life decision mo, parang hindi yata okay yun. Okay? So that is intentionality and forethought. This enables us to become agentic. This enables us to decide on our own and to suffer the consequences of our actions. So, next is the self-reactiveness, enables the person to make choices and choose appropriate courses of action as well as motivate and regulate their execution. Self-reflectiveness naman gives the person the ability to reflect upon oneself and the adequacy of one's thoughts and action. People are not only agents of action but self-examiners of their own functioning. So, meron tayong intention, balik tayo sa education, may intention tayo to become successful and then may forethought tayo sa mga consequences ng magiging actions natin. So, dahil alam natin na yung consequence ng pag-aaral na mabuti ay most likely mag-result sa magandang result, no? Magiging papasa ka or something, mag-make ka ng choice. So, anong choice ang gagawin mo? Ang choice na gagawin mo is mag-aaral kang mabuti. Diba? Mag-react ka dun sa forethought mo na yun. May self-reactiveness ka. And dahil di mag-aaral ka na mabuti, pero habang nag-aaral ka na mabuti, at the same, meron ka pa rin self-awareness para observe yung sarili mo kung yung bang ginagawa mo is actually nakakatulong para mapunta ka sa goal na gusto mo. Ang tawag doon is self-reflectiveness. Nakakapag-reflect ka ba sa mga actions mo kung yung mga actions mo is effective para mapunta ka dun sa goal na gusto mo. So, we are not only capable of deciding on our own, we are also capable of observing ourselves if our actions are towards that decision. Okay? Capable tayo dyan. Especially kung magbibigay ka ng effort. Okay? Kasi kung di ka self-reflective, no? Kung patuloy ka lang na ginagawa mo yung plano mo tapos di mo naman alam kung effective yung plano mo, syempre, hindi ka mapupunta sa goal mo. Okay?
So that is how the self works. Yung self natin, meron siya laging goal. Hindi lang yun sa mga specific goal na, for example, education. Eh. For example, may goal ka to live your life to the fullest. Diba? May goal tayo to become happy. Diba? So how can we be happy? We can become happy, no, by exercising, sleeping right, no, reducing our stress. So paano natin gagawin yun? Magpa-plana tayo, magde-decide tayo na hindi tayo mag-sleep late, gigising tayong maaga, kakain tayong mabuti. Tapos kung titignan natin kung nagagawa ba natin yun, mag-reflect tayo. Kanyari, medyo hindi yata ako nakakakain ng mabuti. Sige, babawasan ko muna yung Toto Bits. Babawasan ko muna yung ano pa ba yung mga soft drinks. Babawasan ko muna yung kape. De joke lang. Huwag babawasan yung kape. I mean, that's how we work, no? As a person. We have a goal and then we try to achieve that goal and we try to reflect on our actions kung nakakapag-ano lang sa goal na yun. Okay? So, efficacy beliefs are the foundation of human agency. By the way, nag-gets ba yung mga agentic features natin as a person? Yes po. Okay. Sige. So, self-reactiveness enables the person to make choices and choose appropriate courses of action as well as motivate and regulate their action. Ay, joke lang. Kanina pala to. So, efficacy beliefs are the foundation of human agency. So, self-efficacy refers to the individual's belief that he or she is capable to perform a task. So, isa din sa concept ni Bandura is yung self-efficacy. Self-efficacy is yung belief mo na kung kaya mo bang gawin yung mga task na meron ka. So, it influences whether people think pessimistically or optimistically in ways that are self-enhancing or self-hindering. So, efficacy belief plays a central role in self-regulation. So, yung belief mo kung makakapag self-react ka ba? For example, meron tayong tinatawag na academic self-efficacy. Yung academic self-efficacy refers to an individual's belief that he or she can perform academic tasks efficiently. No? Kung mataas ang academic self-efficacy mo, you believe that you can pass your exam, you believe that you can pass your requirements, you believe that you can perform well on your class. Pag mababa ang academic self-efficacy mo, you believe that you cannot do that. Okay? And yung self-efficacy na to, ito yung nag-i-influence kung gaano kataas or gaano kataas yung chance na mare-regulate mo yung sarili mo. No? Self-regulation to, itong for agentic features na to. Kung magagawa mo bang i-regulate yung mga actions mo. So, kung naniniwala ka na kaya mong gawin yung mga bagay-bagay, then of course, magagawa mo lahat. Kung kaya mong maniwala na magiging masaya ka sa buhay mo, most likely pwede ka maging masaya. Kung naniniwala ka na kaya mong pumasa, na kaya mong mag-perform well sa education mo, most likely magiging successful ka sa education mo. Kung may self-efficacy ka na kaya mong maging healthy as a person, most likely magiging healthy ka as a person. Kung meron kang self-efficacy that you will become generally successful in life, then most likely magiging successful ka sa life. Okay? So that's how self-efficacy works. So yung self-regulation natin will allow us to become more of ourselves. Hindi tayo reactive lang sa nangyayari sa paligid natin. We are actually proactive. We actually choose kung ano ba yung best para sa atin, kung ano ba yung mag-work para sa atin. Okay? So that is how self-regulation theory of Bandura works. The self as proactive and agentic. So, even knowing oneself is actually a self-regulatory behavior. No? It requires self-regulatory behavior. Kumbaga, if your goal is to know more about yourself and you believe that you can know more about yourself, then most likely, no, yung mga actions na iti-take mo will go towards knowing yourself. Okay? So, ano ba yung mga kailangan malaman sa sarili mo? Sino ka ba? Ano bang gusto mo sa buhay? Anong gusto mong mangyari sa buhay? No? And ano ba yung goal mo? Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung gusto mong gawin or ibigay sa society na magiging fulfilling para sa iyo? Okay? So, do you have any questions with regards kay Bandura? Wala po. Wala. Sige. So, if you want to know more about this psychological theory, meron akong mga video, no, sa theories of personality.
So siguro i-post ko na lang din mamaya. Nag-plug. Anyway, so next is the self as central archetype. Jung suggested that the psyche continues to develop throughout life, but the psyche start to show a definite form and content during adolescence. So si Jung kasi isa siya sa ano siya, nagtawag sa kanya ni Freud Crown Prince, no? Just a bit of background. Ano sila? Mentor-mentee sila na somehow, pero hindi naman necessarily. Si unang sumikat si Freud, tapos nabasa ni Jung yung mga ideas niya, and then parang feeling niya soulmates sila kasi yung mga sinabi ni Freud, mga naisip niya na din. Ganun din yung perspective niya about sa human beings, about sa consciousness ng human beings. Tapos nagkita sila, no? Syempre nung una ano lang, sulat-sulat lang. No, kasi hindi pa naman uso yung Facebook noon, hindi pa alam ng Messenger noon, no. So sulat, correspondence, no. Tapos at some point nagkita sila. Nagkita sila in person. Tapos nag-usap sila in person for, nakalimutan ko exact na hours, for 13 hours yata nag-uusap sila. No? I-google nga natin ilang hours yung how long did Freud and Jung talk? 13 hours, tama. So 13 hours silang nag-usap. No? Tapos ang daming pinagchichismisan sila ng mga psycho. Usap lang ba talaga ang nangyari sa kanila? Kasi ganun sila. Imagine nyo, first time nyo nagkita, tapos 13 hours kayo nag-usap. Although, syempre, nag-usap na sila via mail. Pero, weird pa din, no? Just a bit of context kay Jung tsaka kay Freud. So, medyo meron silang similarities sa kanilang view of the self ng isang person. So, last, ano na lang natin to, tapos baka itigil na natin, no? Kasi feeling ko, nag-zone out na kayo.